Sunday morning. So, on the way ako, guys. Kapag alis ko lang from bahay. Pupunta ako ng school ngayon. At ngayon yata ay kunin namin yung aming case. Giveaway mo talaga yung mga bata. Mali man yan sila or hindi, kailangan talaga, ikaw talaga na driver yung mag-giveaway. Yes. 8:20 yung pasok ko ngayon, guys. 7:50. So, I have 22 minutes yata yung papunta ng school. Pero hindi lahat, guys, ng ano is papasok ngayon sa school. Parang kami lang yung ano papasok ngayon. Exciting, guys, na ano na nakakataba ko din. Tapos yung graduation namin 10:30 sa Friday. Pero guys, kasi kakaiba yung graduation nila dito sa Denmark. Kakaiba siya. Hindi siya yung bong day shoes. Very simple talaga. Parang yung ibang nagsusuot ng mga damit, yung parang yung everyday ano lang nila, clothes sa school. Ganun lang yung mga sinusuot ng iba. Iba naman na medyo ma-forma, syempre mag-dress. Yung parang puga na yan. Later, hindi ko alam kung oras ako makauwi ngayon, pero mayroon kasi akong appointment sa dadaan ako doon kasi magpapalit ako ng gulong. I have an appointment today, like in 3 o'clock. Yun, 6 degrees. Pero I think baka tataas ba. You know, guys, I am very confused about if I choose the daytime or yung night shift kung sa araw is like 7 to 3. Pero pag sa gabi 3 to 11. Pero kung sa loob lang ako ng ano, okay lang naman na ano, na mag night shift ako. Kasi problema ko, guys, yung mata ko eh, pagka mag-drive ako sa mga bahay ng mga matatanda. Problema ko yung, although pag kilala ko na yung mga pasyente ko, talagang ano, walang problema. Pero pag sa gabi kasi, guys, pag halimbawa bago man, ang hirap kasi yung mata ko, hindi ko makita yung house number ng bahay pa. So, I really don't know what to do and possibility that if I choose the night shift so I can work extra work in the daytime, right? And normally I sleep late 11 o'clock. Sometimes 12, so it's not a big deal anyway. Because I am trying to find a job, not here, but in the same municipality, but not where I have been from OJT. I want to try new place, and I want to try the, you know, inside the center, not by just driving. Although I am, it was nice driving around and driving to the house of the patient. The advantage is you have freedom. But of course, if you are busy, so you are like, you know, driving crazy and you have to reach the time. The advantage is like when it's raining and snowing, so it was so annoying. Inside that, you're not
One eternity later. Guys, ito yung kantin namin. Di ba, ang laki. Kantin namin. Yun, may mga upuan. So, ito yung C. So, sabi, dito daw kami sa D. So, I have to... Ayan, mag-open siya. So, yan yung ano, view din. Upo-upo pag summer. So, dito daw kami sa D. So, ayan yung D. Ayan. Dito daw kami sa D4. So, D4. So, mayroon to lang sa handsfree. May computer. And, where is the D4? Ayan, guys. Ayan, guys. Hello, guys. It's 12 o'clock here. And, buwi na po ako. Pero, dadaan muna ako sa friend ko. Gawa nung... doon muna ako magtambay at pupunta kasi ako sa Toyota. Alanganin umuwi. So, dala ko na, guys, yung case ko na i-sabihan mamaya. Guys, kain muna ako dito sa kantin namin kasi gutom talaga ako. So, bago ako mag-drive, kakain muna ako. Ito yung food ko, guys. Oh, yan. Chicken and then yung sauce and yeah, broccoli. I love it. Hi, guys. Andito na ako sa Toyota. So, kung makikita nyo, andito ako sa loob. Pero, mag-inom muna ako ng... Yan ah, yan. Cacao milk. Yan. So, andito ako ngayon, guys.